muna. Magandang gabi po sa ating lahat. Magpasalamat po tayo sa ating mahal na Panginoon. Yan po ang pinakauna. Na binigyan tayo ng magandang panahon at binigyan tayo ng malakas na pangatawan at iniligtas tayo sa kapahamakan. Nais kong pasalamatan ang ating butihing Mayor, Mayor Oka Malapitan, sa ating butihing Vice Mayor, Maka Asisto, sa ating butihing Congressman Igay Irise at mga membro ng Sangguniang Bayan, Barangay Captain, siyempre ang aking bro, Ruben Liana, ating mga barangay kagawad, mga barangay officials and volunteers, mga Manny Pacquiao support group and volunteers, Libra Chapter Guardian Heroes Toda, maraming salamat din sa ating One Pac-Man party list, sa ating PDB Cares party list, at sa ating Buhay party list, at sa ating susunod na maging senador, Lutz Barbo. Sa ating magiging senador, Chis Escudero. At sa ating magiging senador, nakasama natin, may pagmamahal sa kapwa, Jejomar Binay. Sa ating putihing senador, ang ating brother in Christ, walang iba kundi si Joel Villanueva. At siyempre, sa aking kapitbahay na senador, walang iba kundi si Loren Legarda. At higit sa lahat, huwag natin kalimutan, laging unahin ang ating kaibigan, kakampi, at tagapagtanggol ng ating mga kababayan, walang iba kundi si Rafi Tulfo. At siyempre sa aking Vice President, Lito Atienza. At siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan ang nandito sa entablado, ang aking nanay-nanayan dito, pag wala si Mami Di, siyempre si Annabel Rama. At siyempre, ang kanyang pamangkin, si Charissa Rama. At siyempre ang aking popular na Mami Day, si Mami Dionisia. Ma, maraming salamat. Sabi ko, ma, huwag kang magkumpiyansa kay isa lang mama ko. Eh, ayaw natin, baka mamaya mag-COVID eh. And then, sa aking may bahay, inantahan na kay kanina, pwede pa rin kayo mag-request mamaya pagkatapos ko magsalita. Ano naman? Oh, nagustuhan niyo ba yung kanta niya? Mamaya, pwede pa mag-request yung pagkatayin din siya ulit? Okay. Siyempre, ang ating may bahay, Jinky Amora Pacquiao. Okay, bayan, maraming maraming salamat sa inyong binigay na panahon sa amin ngayong gabing ito. Alam nyo, gusto ko lang pong hingiin ang inyong atensyon sa loob ng 15 minuto lang po. Para po malaman ninyo, huwag po muna kayong mag-desisyon kung sa puso ninyo, baka may nakapag-desisyon na kayo na ito yung presidente nyo, pakinggan nyo po muna ako. Para po malaman ninyo ang aking hangarin ay hindi po ito para sa akin, kundi para po talaga sa taong bayan. Para po malaman ninyong lahat, ang Manny Pacquiao na nagsasalita dito sa inyong harapan, bayan, alam niyo ba, ito nagsasalita dito, nung kabataan ko, dyan po ako tambay sa Sangandaan. Marami pong nakakilala sa akin dito, tambay po ako dyan sa Sangandaan. Yang isip na yun dyan, wala pa yan, hindi pa yan isip, palingkay pa lang po yan. Ang bahay po, yung tinitirahan ko po, dyan sa unahan lang po ng palingke, doon sa may harap ng
simbahan. May simbahan dyan sa unahan eh. Ang Catholic Church doon, harap mismo. Doon ako nakatira nung araw. Nilalakad ko lang yan, papunta doon sa Monumento, Ibergutisco. Yan, nung araw. Kaya, ngayon ba, bagong-bago na, may skyway pa nga eh. Tapos, ACM na pala, wala na yung ano dyan. Dyan po ako sa palengke ng araw, tambay-tambay. Ito, maraming nakakilala sa akin dito. Maraming, para malaman nyo lang po, nataga rito rin po ako. Kabisado ko po itong lugar nito lahat. Dito. Hanggang Nabutas, hanggang Malambon, doon sa Pangulo, Basilo. Yan po. Para malaman nyo po na hindi po ako, matagal po ako dito nakatira. Maalala ko po, yung bahay ni Beth Tamayo, kung kilala nyo siyong artista ni Beth Tamayo. Ang bahay ni Beth Tamayo, doon lang po sa unahan, sa dinitirahan ko. Noong araw. Yan lang po. Ay, iwan ko kung kilala nyo si Beth Tamayo, yung artista. So, ito po, gusto ko lang pong, sinasabi ko lang po yan, dahil hindi po ako nakalimot sa aking mga pinagdaanan. Alam niyo po, si Manny Pacquiao tumakbo ng pagkapangulo, hindi po to para sa sarili ko. Hindi ko na po kailangan sumikat pa, hindi ko na kailangan yumaman pa. Hindi ko na po kailangan ng posisyon o power. Kilala na po ako. Hindi ko na po kailangan pa ng posisyon na magpasarap lang para sa sarili. No, hindi po. Kung posisyon lang po ang gusto ko, pwede pa po ako magsenador para magpasarap. Pero hindi po yan ang aking nakikita dahil sa mahigit isang dekada kong pagserbisyo sa gobyerno. Mahigit isang dekada po, nakita ko po ang korupsyon sa ating gobyerno. Nakita ko po, kawawa ang ating bayan, kawawa ang taong bayan. Wala po talaga yung pag-asimso pag ganito. Ang tao maghanap ng trabaho, put-put na lang yung sinilas mo bago ka makahanap ng trabaho. Alam niyo po, kaya po, lumaban ang Manny Pacquiao dito. Itong laban ni Manny Pacquiao, laban ito ng bawat Pilipino na nahihirapan sa buhay. Dahil po, ayaw ko pong maranasan ninyo ang naranasan kong hirap sa buhay. Para malaman niyo po yung sinabi ng Mami Di ko kanina, hindi lang po niya, kasi si Mami Di hindi masyadong magaling mag-Tagalog. Pero ang sinasabi ng Mami Di ko, kumakain po kami ng yung. Yung po, yun lang po ang pagkain namin kasi wala po kami pagkain. May isang araw nga po, sa totoo lang ha, may isang araw po, ang aking kapatid na maliit pa, 4 years old, magpa 5 years old pa lang, umiiyak, alauna imidya na ng hapon, wala pa po kaming almusal, wala kami panangalian. Umiiyak, nangihingi ng pagkain, mama, pagkain. Si Mami Di, tumutulo ang luha. Gusto kami pakainin pero ang sabi sa amin, mga anak, anong gagawin ko? Wala tayong pera pagbili ng pagkain. Yun po ang aming naranasan. Tapos habang sinasabi ng Mami Di, sa amin yan, tumutulo ang luha ni Mami Di at ang kapatid ko, iyak ng iyak, galing niya na hindi dyan kung ano yung walang pagkain. Basta nanghihingi siya ng pagkain. Iyak ng iyak, mga pagkain. Tapos si Mami Di sabi sa amin, mga anak, inom lang muna kayo ng maraming tubig, baka mamayang gabi magkaroon tayo ng pagkain. Alam nyo, yung sitwasyon sa buhay namin na yan, yan ang bangungot sa buhay ko na hindi ko makalimutan. Kaya mahal na mahal ko ang mga mahihirap na tao, mahal na mahal ko ang mga tao mahihirapan sa buhay. Yan po ang ipinaglalaban ni Manny Pacquiao. Kasi gusto ko po, sa totoo lang, pag may nakita akong mahirap, nagugutom, parang dinudurog yung puso ko. Alam niyo, sinisisi ko, yung mga nandyan sa gobyerno na nagnanakaw. Hindi lamang po ang nagnanakaw dyan, mga elected official, pati po yung mga in-appoint dyan. Ang dami pong pagnanakaw, kaya kawawa ang taong bayan. Ako po, sa totoo lang, kung mapapansin ninyo, kung pagbabasihan lamang, kung mukhang pera ako, kung gusto ko magpayaman ng payaman, bakit ko ibibigay yung pera ko na sarili, dugo at pawis ang puhunan ko? Binibigay ko, tinutulong ko sa kapwa. Kasi po, naranasan ko po matulog sa kalye.
naranasan ko pong walang pagkain, gutom, tubig lang inumin para makasurvive. Yan po ang hirap ng buhay na pinagdaanan ko. Kaya po ito, nakikipaglaban si Manny Pacquiao dahil gusto kong tulungan ang bawat isa, bawat pamilya.